lang kayo. Kaya ko kayong ipagtanggol. Kaya namin kayong ipagtanggol. Pero this time, we will not defend you, especially to Vice. Dahil si Vice, tinulungan tayo. Si Carlo, asa si Carlo? Patawag ka si Carlo? Si Carlo hindi mapupunta sa atin kung hindi dahil tinulungan ni Vice. Oh, hindi pa kayo nahiya dito sa batang to? Tumingin kayo kay Carlo. Hindi kayo nahiya dito, nahihiya? Yung inaano nyo, yung pinagsasalitaan yung kung ano-ano, tinulungan tong batang to. Isang taon pa lang namin hawak si Carlo na tinutulungan namin ngayon. Pero ang unang tumulong dito, si Vice, si Meme Vice niya. Yun na, ako na. Pasensya na po kayo ha. Hindi ko na matiis eh. Ngayon, magsalita kayo. Ikaw, Gabo, simulan mo. Gusto ko lang po humingi ng paumanhin kay Meme Vice po. Sorry po kung nagkaroon kami ng ganong conversation sa live. Maling-mali po talaga kami sa mga nagawa namin at sa mga nasabi namin. Gusto ko lang po humingi ng sorry po kay Aura sa mga nasabi ko na laos o bakit kami nitawa ni Meme. Sorry po. Kay Mr. Ian Perez din po, gusto ko rin pong tumingin ng tawad po dahil nadamay po kayo sa issue na to. Hindi ko po ipagtatanggol kami kasi sobrang linaw po na kami po yung nagkamali. Sa mga magulang nyo humingin kayo ng paumanhin? Sa mga magulang nyo na posibleng nanonood ngayon, alam nyo, ito ha, Gabo, Buknoy, kami nahihiya sa mga magulang nyo. Kasi nandito kayo sa poder namin, tapos may ganitong issue. Anong iisipin nila? Tinotolerate namin yung mga ganyan nyo? Maya naman kayo sa amin. Tinanggap namin kayo dito. Diba? Nakatira kayo ngayon sa amin, dito sa Star Image House. Tapos may mga ganyang issue, anong iisipin nila? Kami may kagagawan yan? Ngayon, sa mga magulang nyo, after, ano? Gusto ko rin po mahingin ang tawad kina Mami at Daddy, saka sa mga kapatid ko po na nadadamay din sa issue ko. Alam ko, kung ako naapektuhan, mas lalo po kayo naapektuhan sa mga pinagagawa ko. Sorry po. Okay, masalita ka na. Ikaw. Marami na po akong beses humingi ng paumanhin sa lahat ng tao. Pero this time, gusto kong humingi ng pasensya sa mga taong naapektuhan. First of all, sa managers ko. Sa taong kumpog sa akin noon na baby, I'm so sorry kung pati ikaw nadadamay. And also, kay Aura. Ayoko na lang pahabain pa yung apology na to kasi hindi ko naman gusto na ipilit pa yung sarili ko. Alam ko marami akong nagawang mali. Kay Meme Vice, kasi mula bata pa lang ako, alam ng mga tao na nakapaligid sa akin noon. Kasi mula bata pa lang ako, iniidolo ko na si Vice Ganda. Gusto ko mag-sorry, Meme, sa mga nasabi dun sa live video. Na hindi naman, sa mga nasabi mo. Sa mga nasabi ko sa live video na hindi naman intentionally na akala namin biro pero hindi. Hindi, sandali. Rephrase mo yon. Anong hindi intentionally? Huwag ko na i-sugar ko. Intention niyo yun eh. Hindi correct term ang hindi intention o hindi intentionally. Intention niya yun. Lumabas sa bibig niyo eh. Ayusin mo. Okay, may advice na nasabihan ko ng mga mali na hindi naman kaaya-aya. Tsaka kung ayon,
Sorry po sa mga nasabi kong hindi nyo nagustuhan. Sana magpatawad niyo ako. At saka sa mga taong nagsasabing basura ako, sa mga bashers. Sorry kung ito na lang yung mga dadagdag niyo sa akin. Baka tinatanong ng tao, Buknoy, bakit pa ulit-ulit ka nagsosorry? Bakit inuulit-ulit mo? Ako nasasagot, sutil kasi tong batang to, sutil. Mayabang. Hindi nag-iisip. O masakit para sa nag-aalaga sa inyo dito, sa Star Image House. Masakit na sabihin namin sa tao na gano'n. Masakit sa amin. Pero yun yung ginawa nyo, yun yung nakita sila. Totoo yun, mayabang kayong dalawa. Mayabang. Hindi nyo iniintindi na ako sino yung pwedeng maapektuhan sa mga sinasabi nyo. Huwag na lang kami. Yung mga artist natin na nagsisimula pa lang, yung mga sumali sa Star Image, yung mga bagong sign, na mga nangangarap sa buhay, yung hindi pa naabot kung ano man ang na-establish nyo ng mga pangalan ngayon sa social media, yung mga nangangarap din sa buhay, sana intindihin nyo rin yun. Ang dami sa ating nanonood. Tapos ano sasabihin ng comment? Di ba kami, may mga sa